pagdiriwa. Naparito tayo upang mabuksan ang ating paningin at masilayan ang kaluwalhatian ng Panginoon at tanggapin ang biyayang kaakibat nito sa ating mga buhay. Nagkatipon tayo upang ibukas ang ating mga sarili sa Panginoon. Tayo ay mahina at kailangan natin ng Kanyang inspirasyon at lakas. Narito tayo, naghahanda sa pagharap sa mga pagsubok na maaari nating danasin sa panahong ito ng Kwaresma. Umaasa sa Espiritu Santo na magtuturo sa atin sa daan ng kapakumbabaan upang lakarin ng may katatagan ang landas ng Panginoon. Sama-sama tayong maglakbay na may katapatan at pagsunod sa salita ng Diyos. May disiplina sa panalangin, pagtitika at pagkakaloob. Halina, papurihan natin at sambahin ang Panginoon na mapagtagumpay, walang pagsubok na hindi niya nalagpasan at sa kanyang halimbawa. Tayo ay sumunod at maniwala. Manalangin tayo. Banal naming Diyos at Panginoon, sa aming pagpasok sa panahon ng Kwaresma, ibaling mo ang aming pagtingin, kagaya ng mga naunang alagad, sa iyong babahaking krus. Dalangin namin na malinaw na makita ng bawat isa ang iyong sakripisyo ginawa alang-alang sa amin, upang kami ay makihati sa iyong mga pagtitiis at maging malakas kami sa harap ng anumang pagsubok at tukso. Pukawin kami ngayon upang manumbalik kami sa iyo, sumunod at maglingkod kay Hesukristo sa biyaya ng Espiritu Santo. Amen. Worship the King, the royal Sabbath, and gratefully sing His wonderful love. Our shield and defender, the Ancient of Days, the brilliant in splendor and girded with praise. Won't tell might and sing of His grace, whose robe is the light, whose canopy's face, His chariots of wrath, a deep thunder clouds form, and dark is His path on the wings of the storm. Thy bountiful paanyaya sa pagsisisi. Bilang mga tagasunod ni Kristo Jesus, tayo ay tinawag upang labanan ng anumang bagay na maglalayo sa ating pagkahirang bilang mga alagad. Malayo sa pag-ibig at malasakit ng Diyos at ng ating kapwa. Pagsisisi, pag-aayuno, panalangin, pag-aaral sa Kanyang mga salita ang tutulong sa atin upang makabalik sa Kanyang kalinga. Kaya naman,
Gawin natin ngayon ang taos-pusong pagbabalik sa Diyos sa pamamagitan ng matapat at mapagkumbabang pagsisisi sa ating mga nagawang kasalanan. Manalangin tayo. Diyos naming nasa langit, ang iyong pag-ibig ang nagbibigay sigla sa aming mga buhay. Nagbibigay liwanag sa dilim naming kalagayan dulot ng kasalanan. Ito rin ang nagpapalakas sa aming kahinaan bilang tao. Tulungan kaming maniwala na anumang bagay na aming maling nagawa at naisip, sa mga bagay na nabigo naming gawin para sa iyong pangalan, ay hindi magiging hadlang ang mga ito sa iyo upang kami ay patawarin at tanggapin muli sa pamamagitan ng iyong anak. Ikinukumpisal namin na madalas kami ay natatangay ng tukso. Hindi namin matularan ang iyong pamantayang Kristiyano. Patawarin mo po kami at baguhin at itulot mong makitulad kami kay Kristo. Kilalanin ang tuksong nasa aming harapan at talikuran ito nang may tapang at katatagan, alang-alang sa Panginoong Hesus. Amen.
saan mang dako tayo naroon ngayon. Kinakatagpo tayo ng presensya ng Diyos mula sa Kanyang mga salita. Naliniwanagan tayo at nasusumpungan ang katotohanan, ang daan at ang buhay. Kay Kristo Jesus, tinanggap natin ang kapatawaran sa ating mga kasalanan. Ano pa ang ating kakailanganin sa ating lalakbayin kung ipinagkaloob na sa atin ng Diyos ang lahat? Sa bawat ilang, sa bawat landas na kinakaharap, sa bawat sandali, sa lahat ng panahon ng ating buhay, sa bawat paglalakbay, sa bawat puso, tinatanggap natin ang tinapay ng buhay, ang pag-asa, habag at kagalakan na tanging nagmumula sa Kanya. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Tayo ay Kanyang pinatawad, ginagawang bago para kay Kristo. Amen. Nang panahong yun, dumating si Jesus mula sa Nazaret sa Galilea at siya'y binautismuhan ni Juan sa ilog Jordan. Pagkaahong-pagkaahong ni Jesus sa tubig, nakita niyang bumukas ang kalangitan at bumababa sa kanya ang Espiritu na tulad ng isang kalapati. Narinig niya ang isang tinig na mula sa langit at nagsasabing, "Ikaw ang minamahal kong anak. Lubos kitang kilalulugdan." Pagkatapos sa kapangyarihan ng Espiritu, si Jesus ay pumunta sa ilang na napili siya roon ng 40 araw at do'y tinupso siya ni Satanas. Doon ay may mababangis na hayop, ngunit si Jesus ay pinaglingkuran ng mga anghel. Thank you.
Ang tema ng ating refleksyon ngayong araw ay pinamagatang Bakit Ganon? Ito ang kadalasang tanong ng mga tao sa mga pangyayari sa kanilang buhay. Kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito at nakakaranas sila ng mga pigati at problema na hindi nila inaasahan. Isang tanong na maaaring susukat sa kanilang pananampalataya. Isang tanong na maaaring magpapahayag ng sama ng loob dahil sa kanyang nararanasan sa kanyang buhay. Isang pagtataka na kung kailan na naging Kristiyano na siya at saka siya nakakaranas ng maraming pagsubok at tukso sa kanyang buhay. Isang bagay na dapat nating makita na pinapahayag sa Ebanghelyo ni Marcos na hindi porket na tayo ay tumanggap na sa Diyos ay ligtas na tayo sa mga problema, mga pagsubok sa buhay, lalo na ang pagtukso ng Diablo. Malinaw na si Jesus mismo ay tinukso ng Diablo at lumapit ang Diablo kay Jesus sa mga panahon na ang katawan ni Jesus ay dumaranas ng matinding gutom, uhaw at panghihina dahil sa bunga na matagal na pananatili ni Jesus sa ilang. Ayon kay Marcos, nanatili si Jesus sa ilang ng 40 days. Marahil ang isa sa mga bubuong katanungan sa ating isipan ay bakit ganon? Bakit inahayaan ng Diyos na tayo ay tuksuin ng Diablo? Sa mga panahon kung kailan tayo ay wala at nangihina ang ating katawan. Isa sa mga sagot na maaari nating maunawaan dito ay dahil nais ng Diyos na mapagtagumpayan natin ang tukso ng Diablo. Nais patunayan ng Diyos sa Diablo na ang lahat ng nasa Diyos ay hindi maaaring makuha ng Diablo. Alam ng Diyos na makakaya natin ang lahat ng mga ito. At kahit na tayo ay nasa problema at pagsubok, pero dahil tayo ay sumasampalataya sa Diyos, ang ating puso, ang ating isipan ay mananatiling positibo. At magre-resulta ito ng katagumpayan sa mga pagsubok at mga tukso. Tulad ni Jesus, na pagtagumpayan niya ang mga panunukso ng Diablo. Sapagkat si Jesus ay tapat sa Diyos, ang kanyang relasyon sa Diyos ay pagkilala niya na ang Diyos ay ang kanyang Ama at si Jesus naman bilang isang anak. Kaya ay pinapahiwati, pinapahayag ni Marcos, kung tayo ay nasa Diyos at kikilalanin natin siya bilang Ama, tayo man ay kikilalanin din niya bilang isang anak. At dahil yan sa pagtanggap sa mga aral ni Jesus at pagtanggap kay Jesus bilang ating tagapagligtas at Panginoon, tayo ay magiging anak ng Diyos. Kaya naman mga kapatid sa Panginoon, anumang mga pagsubok o tukso sa ating buhay, ay huwag dapat tayong sumuko. Bagkos ito'y dapat nating paglabanan at mapagtagumpayan. Malaki ang tiwala ng Diyos sa kanyang mga anak na mapagtatagumpayan natin ang lahat ng ito sapagkat si Jesus ay suma sa atin. Kaya naman ang Diyos ay suma sa atin din sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Manatili tayong tapat sa Diyos sapagkat ang Diyos ay nananatiling tapat sa atin. Iniibig niya tayo mula noon at magpakailanman ay iibigin niya tayo. Kaya naman magsisi na tayo sa ating mga kasalanan. Alisin na natin sa ating mga sarili ang pagkakaroon ng alinlangan sa Diyos. Handang tumulong ang Diyos sa atin sa oras na tayo ay nanghihina,
mula sa ating pisikal, emosyonal at mental. Tayo ay bibigyan ng Diyos ng kaliwanagan ng pag-iisip upang tayo ay huwag mabitag sa tukso ng kaaway. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Sa paghahandog, bilang bayan ng Diyos na pinagkalooban ng dakilang pag-asa sa gitna ng mahirap na kalagayan, tayo ay tinatawagan ngayon upang muling pagtibayan ang ating pakikipagtipan sa Diyos sa panahon ng ating bautismo Kristiyano, upang mahayag ang mga bunga ng Espiritong suma sa atin sa lahat ng araw. Sa ating pag-aalay ng mga kaloob na pasasalamat, mga pangako at tikapu, ay ialay din natin ng ating lakas at buhay upang ang ministeryo ng malasakit ng Panginoon ay maranasan ng iba. Gawin natin ngayon ang paghahandog. Give thanks.
Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Ang aming mga handog ay maging kapahayagan nawa ng aming pagkilala sa iyo bilang Panginoon at Kaligtasan. Ikaw ang aming kasapatan at sa iyo namin nararanasan ang kaganapan ng buhay. Magdulot nawa ng kapurihan sa iyo ang aming mga kaloob. Pagpalain at gamitin para sa iyong banal na gawain. Amen. Something
Jesus sees all the world to me. I want no better friend. I trust him now. I'll trust him when life's fleeting day. Tayo ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa salita mo na nagbigay ng pag-asa sa aming buhay, katatagan ng aming pananampalataya, na sa oras na kami ay tinutukso ng diablo at sa oras na kami ay may mga problema at pagsubok sa buhay, ay matutunawa kaming lumapit sa iyo at magtiwala. Alisinawa namin sa aming mga sarili ang alinlangan sa iyo na hindi mo kami tutulungan at kami iyong iiwan. Bagkos, lagi kang nandiyan, nananatiling nagmamahal sa amin, nagmamasid at naghihintay ng aming pagtawag, ng pagsaklolo sa mga oras na kami ay nasa sagot ng kadiliman, problema at pagsubok at panunukso ng diablo. Maraming salamat sa iyong wagas na pagmamahal, pagkat patuloy mo kaming iniibig, bagaman na lagi kami nagkakasala sa iyong harapan. Kaya hinihingi namin ito na kapatawaran. Naway patawarin niyo po kami sa aming kahinaan. Kaya dalangin namin sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ay bigyan kami ng katatagan ng pananampalataya at pagtitiwala sa iyo, na sa lahat ng pagsubok ay lagi kang nandyan, sa lahat ng trahedya ay lagi kang nandyan, sa lahat ng aming nai-encounter na problema sa aming buhay ay nananatili ka laging nandyan, handang tumulong sa bawat isa sa amin. Kaya Panginoon, maraming salamat sa iyong pagmamahal sa amin. Sa araw na ito, wala kaming ibang pinupuri at pinapasalamatan kung hindi ikaw sa iyong pangalan. Ikaw ang aming Kristo. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Humayo kayo ngayon at mamuhay ayon sa Espiritu ng inyong pagkabautismo at pagkahirang bilang mga anak ng Diyos. Hayaan ninyo ang Espiritu Santo ang manguna sa inyo, saan man nito kayo dalhin. Nang may pagsisisi at pagtitiwala, manumbalik kayo sa Panginoon nang may panalangin at pag-aayuno. Palakasin ang inyong sarili laban sa mga tukso. Yakapin nawa kayo at balutin ang pagmamahal ng Diyos at maging sandigan sa mahirap na sitwasyon, si Kristo Jesus at ang Espiritu Santo ang gumabay sa inyo sa matapat na pakikipagtipan sa Diyos. Humayo tayo ngayon sa kapayapaan na kahandang ibigin at paglingkuran ang iisang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu. Amen.